tingin ko po labis ang reaksyon na kinailan ng kaso. Pwede namang pinuna kung sa tingin niya ay dapat punahin, nag-disclaimer, naghingi ng apology. Magandang araw kabayan, ito na po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Pero kung bago ka pa lang sa YouTube channel ng Tropang Bisaya, please don't forget to like, share, and subscribe. Ito na, mayroong pahayag si Ka Eric patungkol nga sa pagkaso ni kasalukuyang PNP Jeff Agorda dito po kay General Macanas o di kaya sa kilalang kanyang YouTube channel na The General Opinion. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Panoorin na natin. Ito na po, mga kababayan. Okay. Handa na ba kayo? Ito na. Ako ay sumasang-ayon sa mga pinahayag ng aking mga kasama. May rejoinder lang po ako. Not because personal friend ko si General Acorda. At the same time, malapit din ako kay General Macanas na ipagtanggol niya ako. Siguro, pwede ako ang posisyon ko ma'am ito. Pwede siguro nag-warning muna si General Acorda. General Macanas, saan ka man, itigil mo ang pang-iintriga at paggamit ng aking pangalan o picture sa iyong vlog. Sapagkat rerespetuhin ko pa rin ang kalayaan mo sa pagpahayag. Pero kung ipagpapatuloy mo, idawit mo ako sa iyong mga insinuations, ay papalag ako at kakasuhan kita. Siguro ganun sana ang calibration of action. Saka hindi rin tama yung sinabi niya ma'am na word na medyo mabigat yun. Unforgivable. Kasi sabi ni Brother Franco, with great power comes great responsibility and accountability. And with great power comes also the nature of perception of the people na napakapoderoso po ninyo. Sapagkat kayo po ang may control direkta sa paggalaw at operation ng law enforcement agency sa buong Pilipinas, 196,000 strong police officers, men and women, na kaya po ninyong immobilize, na wala po kay General Macanas. Siguro General Acorda ay conform doon sa ilang sinabi ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco at ni Miss Ina, bagamat sa tingin mo, nagmalabis, naging malisyuso, naging bahagi ng PSYOPS packaging. Kasi CMO operator in PSYOPS expert ito si General Macanas, according sa mga military officers na nakakakilala sa kanya. And he did a lot of good service to the country and to the military service. He's a hero. Yes. Pwede namang sinabihan. Imagine to do that to a hero. Oo. Pwede namang sinabihan siguro ni General Acorda, senior niya rin ito sa service sa security sector. Sir Macanas, sir, pwede ba tanggalin mo yung picture ko? Winawarningan kita, hindi totoo yung sinasabi mo, mali yan. And kapag inulit and mo yan, can you apologize? Can you apologize? Yeah, make a disclaimer, very disclaimer, clarify it. And next time around, be circumspect and prudent and diligent enough na nasama katotohanan ang iyong mga assertions sa iyong vlog. Because may mga implications yan sa security ng ating bansa. Siguro that could have been better, General Acorda, kung naging ganoon po ang inyong paninindigan. But we cannot dictate on how you view and how you feel, how you will react. But we can comment na medyo matayog at mataas masyado doon sa calibrated response vis-a-vis sa degree at status kayo ni General Macanas na isa ng civilian. I don't think so that he can create destabilization or influence any command of the AFP or the PNP for that matter. If he finds that something as small as that is unforgivable, I would like to know what is forgivable for this man. Now, because you know why? One of those things that I really admired about the former president was how he was in full appreciation of the power that he held in his hands. And he would never, and he never used it to harm an ordinary citizen. Yung napakaganda ng paghawak niya tsaka yung appreciation niya na ginagamit niya yun sa mga totoong kaaway ng bansa, mga drug lords, CBP, NPA, yung mga CIA, mga operators. He was the oligarchs. Siya yung gumanyan yan, diba? So, he would never have used it to bully anybody. Because this is what it is. This is what it looks like. And it's a pity because we all admire General Acorda. And it parang in contradiction ito dun sa sinabi nila na yung unang statement na napaka-secure ng PNP na dapat naman maganda yung statement na yon, di ba, na hindi mo rin naman alam bakit nag-statement yung PRO-1, yung Ilocos. Parang sip-sip. Parang sip-sip nga, okay. Yeah, parang sip-sip, no? Parang ganun. Unnecessary. Kasi ma'am, kahapon we were challenged. Yeah. Nagtahimik na tayo sa mga nagtanggol sa atin. General Macanas, Captain Dado Enrique, at iba pa mga vloggers. No, hindi po kami nagtahimik. Are they going to do this to Captain Enrique as well? Mukhang target na rin siya, ma'am, na dahil may
tandaan nyo mga kababayan ko, and kasi kung matatandaan po natin, noong kasalukuyan nga pong sinide ng contempt ito si Kay Eric and also si Doc Loren, isa din po kasi sa nagbigay po ng suporta sa kanya ay wala sa kanila, walang iba kundi si Capdado and also si General Macanas. Tawagan siya, nakita ko kanina kapag tinutukhang ng ating mga Philippine National Police Operatives ang ordinaryong mga drug addict and drug suspects, bakit hindi tinutukhang ang Presidente? Oh, karapatan niya yun. Yun ang pahayag ni Capdado. What does tukhang mean? Tukhang is tatatok ka, katukin ka, kakausapin ka. To question. To question you about your involvement sa drugs. Yeah. So meaning, you mean to say in a democracy that's bawal now to say something like that? Medyo what is happening to our country? Oh. Yeah, what is happening to our country now na bawal? Because it involves the President though, ma'am. Oh my goodness. All the more. All the more, it can be argued that all the more, no? But this is becoming the hallmark of the Marcos administration, itong censorship. And this is worrisome. I don't know if it's coming from the President. I don't think so. Kasi tahimik cool naman siya. Lagi naman siya tahimik. hindi siya pumapatol ba? Hindi siya pumapatol. Hindi siya nambubuli. Di ba si President? Hindi siya ganon. Parang pinapaslang niya. Paslang siya ganon. So, in that sense, for me, he understands also the kind of power that he holds. Yeah. And it's not to be used against ordinary citizens. More so, not in silencing us, no? Mm. It will never happen. Mm. Pwede ba kilalanin ninyo ang Pilipino? Pilipino, okay. Hindi tumatahimik. At, no? Yeah. Pero ililinaw namin, ha? Kami din po ay titindig na dapat ang pamamahayag ay may responsibilidad at pananagutan. Yes. Hindi po namin ibig sabihin na i-abuse din ito. Kami po lahat ay conscious dyan, kaya maingat kami sa datos, sa sources, validation, vetting. Kaya nga ako sinuspend ng SMNI Authority for 12 days, 14 days. Kasi po ako ay nagkulang sa pag-vet ng aking source. Pero sabi ko, overtaken kasi siya ng investigation ng Senate, ng Congress. Kaya ako po, ang personal na tindig ko, pwede naman sana hindi nag-file ng kaso. Pinuna lang at nag-calibrate PC na Ma'am Lorraine Badrafranco. Mm. At sinabi yan, itigil mo na ilagay mong pictures namin, yes, ni Chief of Staff Broner dyan, sapagkat ang implication yan, maliciously, nag-i-insinuate na kami ay nag-i-instigate ng withdrawal of support, or we are already withdrawing our support to our Commander-in-Chief kasi active service kami. Okay lang kung mga retired na rin kami, wala na kaming effect sa organization. Ganun ko po kinuha ang pagpapahayag at pagpapaliwanag din General Acorda. But just the same, ang pagtingin ko po, labis ang reaksyon na pinailan ng kaso. Pwede namang pinuna kung sa tingin niya ay dapat punahin, nag-disclaimer, naghingi ng apology, at winarningan. Like sa akin, pwede naman... Pwede rin huwag mo nalang pansinin. Isa din yun. Option din yun. Kasi, pakinggan po ninyo ito. I hope pakinggan ito ni General Acorda at ng lahat, General Broner, at ng mga Pangulo, ni Speaker Martin Romualdez, yes, at ng mga kanya mga sip-sip na mga abusado congressman. Ma'am, pakibasa please. Oh, ang yeah. Gustos do. Bravo! Kasi lagi namin, we always refer to the Bustos principle. No? So, gusto namin kayo i-educate, mga kababayan namin at saka yung mga officials natin, na ito yung galing sa Supreme Court. Okay? Yes. The Bustos principle states that, quote, a public official, especially an elected one, should not be onion skin. I wasn't elected, but this one also was something that I understood. Strict personal, yes, strict personal discipline is expected of an occupant of a public office, because a public office is a property of the public, of the people. He is looked upon to set the example of how public officials should correctly conduct themselves even in the face of extreme provocation. Yes. Which means hindi ka mag-demanda. Extreme provocation, ay sinasabi, ha? Yeah. Always he is expected to act and serve with the highest degree, yes, of responsibility, integrity, and efficiency, and shall remain accountable for his conduct to the people. Correct. And then on the ruling on libel, in this landmark cases in 1918, the admonished officials who were severely criticized for their actions were told, quote, let the balm of a clear conscience soothe your pain. Yo. Yung ang premium mo lang sa madaling salita ay yung alam mo na hindi ka guilty. Diba? Ito yun. Meron pa sinabi dito na idemanda mo kasi unforgivable yun. Bakit? I wonder, I mean really seriously, if you say something like that is unforgivable, what then is forgivable for this chief PNP?
Hindi natin alam, ma'am. Ay, hindi ko rin natanong sa kanya yan. Pero nakita ko na lang. Unforgivable. Nakita ko na lang sa, ma'am, sa, yeah, sa kanyang statement. Pero napakaliit na bagay, unforgivable. The day before, yeah, usap, sorry, ma'am, the filing of the case before, yeah, alam sa kong akin, nasasaktan siya doon sa mga vlog ni General Macanas. Oh, hindi pa okay niya minention si Dado, Captain Dado Enrique. At wala, sabi niya, wala akong pakialam doon sa iba pa mga vloggers kung hindi lang itinadamay ang pangalan ko at inilalagay ang aking picture para gawin na clickbait o editorial line nila para magpakuha ng audience, mag-generate. Sa- okay, mga kababayan, yun po ang naging pahayag ni Ka-Eric, no, patungkol nga po doon kasi ayon kay Ka-Eric, nagkausap sila ni PNP Chief Acorda, no. Grabe talaga, medyo malapit din pala yan sila, no. Ngayon, to be honest, ngayon ko lang din nalaman na medyo ayon sa kanya sinabi, medyo malapit sila. So, ngayon mga kababayan ko, ayon kay Ka-Eric, medyo nagmalabes, no? Kasi nga dapat, eh, hindi naman kasi dapat talaga kinasahuan. Ayon nga po kay Ka-Eric, no? So, medyo, ano to, mga kababayan, medyo intense to. Eh, naabangan natin yung kaso na yan, yung patungkol dun sa ikinaso po ni PNP Chief Acorda kay Macanas. Actually, nagbigay din dito ng pahayag si Bintol po. Ayan, abangan nyo yan. Ipapakita ko sa inyo yan mamaya sa next video po natin. Medyo mahaba na yung video natin, eh. Don't forget na mag-subscribe. Don't forget na mag-share. Maraming salamat po and magandang araw.